Sila mismo nagsabi kay Bea, hindi kami binabayaran dito kasi parang ang sabi lang, pagkain lang, may food, and then pwede kami magpa-picture sa'yo. Ibalik ko sa'yo, kung ikaw si Bea with all this experience, may gana ka pa? Lahat ng pagdurusang dinaanan mo, may gana ka? Sinulat na nga ng abogado lahat doon eh. 10 pages of laundry list. A litany. A litany of complaints. Unforgettable talaga kay Bea. Makakalimutan mo ba isang bangungot? Di nila madidenay yan. We have photos, we have videos, anong itsura sa set, and how dangerous it was. Bakit ganon? Yung tent, nandun sa tuktok, kailangan bumaba pa. It's like a hill. Kailangan bumaba, and when it's rain, it's muddy, nadudula sa mga tao. Wala man lang nilagay muna ng gravel, it took a while before they fixed it. Pero marami nang nadulas. Kasama na dung mga dalawa sa team ni Bea. Yeah. Andun yung tent, andun ang portalet. Ikaw ba, aakyat at bababa ka? Alam mong there's a possibility, madulas ka at masaktan ka? Tinanong ko yan sa line producer, ano ba, bakit hindi mo mailapit man lang sa set yung tent para hindi na umakyat dyan? Kasi po, pag nilagay niyang tent dyan, mahahagip sa camera. Hindi ba kayo nag-location? Ano? Eh wala naman tayong choice kasi yung pinagshootingan, property ng producer. So even the production, walang choice. Walang nag-assist po. Like tao, PA, kumpleto po ba? Hindi ko alam kung kumpleto, pero ang sabi, nakarating sa akin, maraming tao sa set na production na friends, family, church volunteers, mga ganun. And these are people with no experience being part of the production na binigyan ng responsibilities maybe that in the production. Nagsalita ba kami? Wala. Wala ka namang makukuha, wala ka mapapala eh. Ano to? Family ano? Project? At least man lang, sige, you hire your family. That happens. Pero at least man lang, may experience sa production, di ba? Yung utility, sabi sa akin, houseboy nila. Pero nung dumating na yung pamilya galing Amerika, pinatawag na, umuwi na sa bahay, kailangan na daw yung houseboy. Wala nang utility sa set. Kailangan ko ba bang ibalita yan? Hindi. We were so quiet until now. Bato sila ng bato ng kung ano-ano kay Bea. Sige, I have 11 pages worth. Dagdagan pa nila yan, paninira nila kay Bea. Dadagdagan ko rin sasabihin ko. As her manager, did you express yung dismay or disappointment sa mga producer na ganito yung sitwasyon? I made few calls. Sa you do protocol eh. Pag may issue na ganyan, hindi naman porke sinabi sa'yo, paniniwalaan mo. You investigate. You call the line producer, you call the other teams, ganito. And ganun eh, pareho ng mga sinasabi. Yung line producer, tatanungin mo, bakit wala pa yung portalet at saka yung mga tent? I have notes. No air content and portalet on the set, first shooting day and second shooting day, August 2 and 3. Air content and portalet arrive but no generator. So no aircon on the tent and no lights in the portalet, August 4, 5, and 6, third, fourth, and fifth shooting day. Okay? Ang tanong ko dyan, dahil sabi nila nagka-delay sa transport. Ang tagal yung pinlano tong shooting na to, di ba? Dapat alam nyo gano'ng katagal lang transport. Excuse ba yun? May resibo daw sila na pinatransport nila. Oh, madali naman mag-produce ng resibo. Kailan nyo binayaran? Dahil nung tinawagan ko yung line producer, sabi sa akin, bakit nagka-delay? Alam nyo namang may shooting. Alam nyo kung gano'ng katagal ang Roro. Alam nyo, di ba? Kasi yun, dun lang, late naglabas ng budget para bayaran. July 1, may mga tao na daw doon. Dahil tinanong ko yung director before, when did you arrive? Sinabi, oh, we were here since July 1st. A month before? Sasabihin nyo, delay yung tent? Ah, may natural, delay. Hindi nyo in-order ng tamang araw.
wala ngang monitor, wala ngang audio monitor, hindi alam nila ba anong itsura nila. Wala ngang video assist, hindi nila alam. Wala silang lapel, hindi nila alam how they sounded. Walang ganun. Tinawagan ko yung producer, kasi siyempre sanay si Bea mag-shoot. These are the very basic na ini-expect mong nandun sa set. Wala. So tinawagan ko yung producer, bakit walang ganito ganyan? Oh, it's the director's creative decision. Oh, tatawagan ko pa ba yung director? Creative decision niya, eco-producer din siya. Wala na. Ang mantra na lang namin na tayo, tapusin na lang natin to. Hindi naman si Bea lang ang tao sa set. People will talk. Marami magsasalita. Mapipigilan ko ba yan? Natural hindi. Pero huwag nilang pagbintangan si Bea ng kung ano-ano. Kasi hindi ko palalagpasin yan. Dahil ang dami naming ginawang very, very cooperative kami. Ang daming abono ni hindi na namin sinasabi. Hindi din naman unusual na meron talagang correction minsan on the set. So, hindi naman naging issue sa amin yon. Hindi kami nagreklamo. Did we complain about that? Wala. Because that's normal na nangyayari on the set. Merong babaguhin. Ganun. Pero nagtanong lang kami, so ano to? In English? Paano ba to? Diba? Oh, for now, we'll just giving you the script in English for everybody. Kasi may mga Amerikano, may mga... But there are dialogues now being translated by UP scholars. Ah, okay. Oh, just like the costume, andyan na yung shooting day na wala. Yung mga script po, hindi binibigay online? Hindi, yung script as is, English. Eh, paano po yun? Eh, hindi ko alam. Eh, kailangan mag-shooting na eh. Ha? So, in English nila yung shoot? Yeah. Ay. These men see our women as something to use. You fall in love and you will end up in a misery. Oo, kasi tinanong ko din yan eh. Ah, no. It's for the parang, di ba, pag nag-distribute ka, basahin ng mga director, ganyan. Alam nga, ilagay mo dun yung mga Tagalog. For ano lang, for English, ano, tinatranslate na ng mga UP scholars. Yan ang sabi sa akin. Iba dun sa understanding na dapat, like, in Filipino kasi, dialect. Kasi, oo, dapat meron, kahit man lang... Diba? Certain words or phrases or something. Sabihin mo sa amin, wala eh. Shooting na, wala na. English pa rin yung ano. Eh, andun na kami. So, hindi tapos walang, nag-request tayo ng script reading. Sabi ng director, hindi na daw kailangan. Nag-request kami ng look test. Hindi na daw kailangan. Basic request ha. Hindi kami nag-demand. Kung nag-demand kami, di dapat issue na yon. Pero basic yun, ha? Tinanong namin. Period film to, eh. Kasi sila mismo nagsabi kay Bea, during dun sa dance, yung kasama niyang dancers, nagre-rehearsal sila. Sila mismo nagsabi kay Bea, hindi kami binabayaran dito kasi parang ang sabi lang, pagkain lang, may food, and then pwede kami magpa-picture sa'yo. Kay Bea, sinabi, habang nagda-dance rehearsal sila. If you were Bea, how will you feel? Sabihin mo nga sa akin, tama ba yon? Pero nagreklamo ba kami? Nagwala ba kami doon? Na bakit ganyan? Hindi, kasi hindi namin alam anong mga agreement nila. Ano makasunduan nyo? Pero hindi namin gusto doon, gamitin nyo pa si Bea? Eh kung mag-dancer naman kayo, magkasama kayo, natural naman magpapapicture sa inyo yon. Hindi na kailangan gamitin pa yon. Actually, medyo inconsistent. Ang sabi po kasi, all talents were paid. Pero umamin din yung producer's camp na may free services daw para sa mga volunteer dancers because they believed in the mission. That's why I said, hindi namin nilabas yan. Kasi nga, I don't know their agreement. Manager ba ako ng mga dancer na yan? Para alamin ko pa kung magkano binayad sa inyo? Ilabas nila, they paid everybody, sabi nila, they have a di ilabas niyo yung resibo para matuwa lahat na ang laki pala ng sweldo niyo. Diba? Para wala na magreklamo, ilabas niyo magkano binayad niyo. Ms. Eske, would you like to answer po ba? May mga source din kami na nagsabi na yung working conditions na experience ng ibang talents na may mga naaksidente, tapos may mga nagkasakit. May ganun po bang naranasan si Bea or nasaksihan si Bea during the shoot? Alam mo,
wala namang set na 100% walang nangyayari. Nangyayari talaga yung accident. Okay? So, at the very least, you expect during the time of COVID, okay, na meron namang medic sa set. Diba? Para kunyari, meron lang aksidente or what. Ang alam namin, yung director, parang na-sprain or something. Hindi ko alam paano nangyari yun. Kasi it's really none of my business. Diba? Kasi ang alam ko, yung director, co-producer siya eh. So, bahala na sila. Pero si Bea, out of the goodness of her heart, kasi isa sa dala niya, yung kanyang trainer na nurse, happened to be a nurse also, pinapunta niya dun sa director, can you check? Check mo siya. Kasi hindi nagpunta sa ER, hindi nagpunta sa anywhere, at walang medic na nag-check. O so naawa si Bea, pina-check mo nga kung ano nangyari. Si Bea na ano, I don't know, parang yung dried na makahiya. That's very, ano eh, masakit. Pag na ano eh, di ba, wala namang sapatos during that period. Nakapaa. So nasaktan na merong mga gasgas, mga ano. O anong binigay sa aming first aid? Nakasupot, na parang yung supot sa karinderya, sa grocery. Yun ang first aid. At si Bea na naglagay, siya na mismo, kasi walang medic. Na-practice po ba yung ano, COVID protocol na hindi. Testing? Hindi na-practice. Kasi Bea and her team, nag-a-antigen test kasi Bea made sure may dala siya. Sila, nagte-test. Yung iba, di ko alam, minsan daw, there was a time na pag nandun yung Danny Trejo, yung taga-Hollywood, yon nagte-test. From what I know, it's the SAG requirement. So, hindi ko, again, hindi ko alam anong mga usapan nila, pero from what I was told, pag nung nandun si Danny Trejo, they practice it. Pero pag wala. Eh, syempre, Pilipino lang tayo, di ba? Pero meron din tayong protocols, especially at that time. Hindi sinunod. Distancing, wala. Pati yung use of vans, kailangan na sanitize bago gamitin, pero iba-ibang... Si Bea, nakita na kasi niya yung pagkukulang. So on her own, pinaroro niya yung van niya. Kasi may sariling banyo yun, may toilet, ganyan, di ba? Oh. Nag-demand ba kami? Hindi. Wala kaming demands. Alam na niya eh. Kung sa costume pa lang hindi niyo na maayos, parang duda na siya. So, pinadala na niya. Kaya, ang isa sa mga finlayin niya at nilagay niya sa hotel, driver niya. Sagot niya yun. Isa yan sa bit-bit niya. Siguro we'll circle back to yung dun sa first question natin na why Bea does not want to promote the film. Just to clarify, no? Yung kontrata namin for 1521, hindi kasama ang pag-promo. There's no clause there na may obligasyon si Bea na mag-promote. Mm-hmm. Kasi dyan, bago kami mag-commit, mag-promote, gusto namin malaman muna anong klaseng promo. Hindi namin kilala, hindi pa namin subok itong bagong producer kung paano siya mag-promote, di ba? Kasi from the States eh. So hindi namin alam, baka ipakommit kami ng hindi namin kayang ibigay. So wala talagang, walang promo, wala kaming commitment to promote. Mm-hmm. At tanggap naman yun ng producer, Bea's not promoting because it's not in her contract. So, yun. Mm-hmm. Inadmit naman nila. And, you know, kung ikaw man nasa lugar ni Bea and ako as a manager, eh hindi namin talaga ipopromote tong pelikulang to. Sabi ko, Bea, I could have easily pulled you out, you know? Pero hindi, kasi isisisi sa'yo. Diba? Ganun yun eh. Isisisi kay Bea, tapos sabi ni Bea, oh, maraming mawawala ng trabaho. Ang sisi kay Bea. Wala na, sige na, tapusin na lang natin to. And then let's forget about it. Ganun siya. She's being very professional. She delivered as an actress. Yun na yun. Wala nang demands. Kung may kailangan tayo, sige, tayo na.